Sa inyo mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about po paano lumaki ang benta ng sari-sari store mo. Limang produkto na nagpapalaki ng benta ng tindahan mo. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. I-like and share mo na rin yung kaibigan. Maraming salamat para updated ka sa aking mga bagong video. Tara, simulan na natin kaibigan. Kaibigan, ituturo ko sa inyo kung ano yung limang produkto na pwede mong idagdag upang lumaki ang benta ng sari-sari store mo. Number 1. Online transaction or money transfer. Halos lahat sa ngayon is online transaction o through text na lang ang pagbabayad o pagpapadala ng pera. Dahil ito ay mabilis sa paraan, kaya napakalawak ng market nito. Lalo na sa mga panahon ngayon na may krisis ang mundo. Magandang meron kang ganito sa tindahan mo upang ang iyong mga customer ay hindi nalalayo at pupunta sa mga buyer center o mall. Kaya malaking tulong po ito upang mapalaki ang benta mo. Number 2. Household o gamit sa bahay. Maganda rin magdagdag tayo ng mga panindang katulad nito. Dahil hindi lang piso o lima ang tubo mo rito, kundi mga 20 pataas. Maganda rin ito kasi hindi naman lahat ng namimili sa iyong tindahan ay sakto ang kanilang dala. Pag nakita nila ang iyong mga tinda na katulad ng pambahay, is pwede silang bumili, lalo na sa mga magulang o mga nanay. Kaysa pupunta pa sila sa mall o sa palengke, at least sa iyong tindahan ay meron na silang mabibiling panggamit sa bahay. Kaya kapatid, maganda po itong idagdag sa iyong tindahan. Number 3. Bigasan o rice retailing. Rin ito sa magpapalaki ng iyong benta, ang rice o bigasan. Dahil ito ay may malaking potensyal na kita, lalo na kung wholesaler ang iyong itinitinda. Kung maglalagay ka ng bigasan sa iyong tindahan, ay kailangan ay abot kamay ng mga mamimili ang iyong presyo. At dapat marami kang variety o mga klase ng bigas. Kaya kapatid, maganda ito sa sari-sari store. Maglagay ka ng bigasan. Maghanap ka ng mga supplier na pwede mong pagkuhanan ng mababang presyo para malaki ang iyong return of investment o ROI. Maganda ito kapatid, sala na sa bigasan. Number 4. Laruan pambata o toys. Maganda rin itagdag itong mga panindang katulad nitong mga laruan na pambata. Lalo na kung ang iyong lugar ay maraming bata at marami naglalaro. Dahil ito'y nakaka-attract sa mga bata, kung sila'y uutusan ng kanilang magulang na bumili ng pangangailangan sa bahay, ay malamang sa malamang pupunta siya sa iyo dahil meron kang attraction sa mga bata about sa laruan. Kaya kapatid, maganda rin itong paninda sa iyong sari-sari store. Number 5. Health product. Sa panahon ngayon, talagang kailangan ng mga tao ang mga ganitong produkto, lalo na ang face mask, face shield at alcohol. Kaya kapatid, maganda ito idagdag mo sa tindahan. Itong mga produkto na to ay magbibigay sa iyo ng mataas na benta. Dahil ito ay kailangan na. New normal na po kasi ngayon dahil sa nangyayaring pandemya sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya kapatid, isama niyo po ito sa inyong mga paninda. Maraming salamat kapatid.
dahil nakaabot ka sa pinakadulo na ito. Ako'y nagpapasalamat sa iyong panonood sa aking video. Kaya kapatid, ang masasabi ko lang sabi nga sa litratong ito, when a million things can bring down fine, one reason to keep up. Nasa iyong kamay kapatid, upang ikaw ay masenso at lagi magpasalamat sa Diyos sa iyong biyaya na tatanggap. Thank you guys.